sinabi na nga nito ang si Giselle na tama lang ang kanyang desisyon na hindi na dumaan sa lamay ni Moira. Dahil tingnan mo kung anong nangyari sa kanila RJ at kina Annalyn, kung saan ipinagtabuyan lamang sila ng maldita niyang anak na si Zoe, kung saan sinisisi pa ang lahat ng kasamaan ng kanyang ina. Ang maldita niyang anak na si Zoe hindi man lang naisip na ang lahat ng nangyari sa kanyang ina ay bunga lang naman sa kawalang hiyaan ng kanyang inang si Moira. Dahil kung hindi nakipaglaban ang pamilya ng mga tanyag, maaaring sila ang nasa lamay, hindi itong si Moira. Mabuti na lamang at napakabait nitong si Annalyn at marunong umunawa. Iniisip na lang nito na baka ganun ang reaksyon ni Zoe dahil wala nga siyang masisisi sa nangyari sa kanyang ina kundi sila na lamang. Kung kaya't maigi na rin na hindi na nga manatili sa naturang lamay dahil hindi naman sila welcome para kay Zoe. Dito nga tuloy na paisip itong si Giselle na baka itong si Zoe ay kasabuat din ng kanyang inang si Moira sa lahat ng mga nangyayari sa yate. Ngunit sumagot naman itong si Annalyn na sa tingin niya ay walang kasalanan itong si Zoe. Walang kinalaman tungkol sa mga nangyayari. Subalit hindi sila pakakasiguro ang sabi ni Giselle sapagkat involved ang kanyang jowa na itong ang si Dax. Kaya napaka-imposible naman na walang alam ang kanyang anak na si Zoe. Gayong magkalapit itong si Zoe at si Dax. Hindi tuloy maiwasan ni Giselle na mag-isip na malamang hindi na nga siya magugulat kung maging itong si Carlos ay kasabuat na rin ni Moira sa naturang pagsabog ng yate. Subalit sumagot itong si Lynette at sinabing imposible dahil nung mga time na yun nung magkita sila ni Carlos ay gustong-gusto ni Carlos na mamatay itong si Moira. Ngunit sinabi ni Giselle na hindi siya naniniwala na si Carlos ay walang kinalaman sapagkat kriminal nga ito at posibleng gumagawa ito ng panihim. Ngunit ang sinabi naman itong si Lynette ay di ba nga itong si Carlos ay nililis niya ang kanyang pangalan mula sa kasalanan na hindi naman niya ginawa at si Moira naman talaga ang may kasalanan. Maaring tama nga itong si Lynette, subalit sinabi ni Giselle na maaring ginawa lamang ni Carlos yon para linisin ang kanyang pangalan. Ngunit sa likod nito ay kasama pa rin si Carlos kung kaya't naroon nga siya sa video. Kasabwat pa rin siya nitong si Moira. Sadyang napakalakas ng pangamoy nitong si Giselle. Wala man siyang hawak na matibay na ebidensya, subalit parang nababasa niya ang katotohanan sa likod ng mga nangyayari kay Lolo Pepe. Ang kulang na lang ay makikita siya ng proof at ebidensya na talagang totoo ang kanyang mga sinasabi. Samantala, sa isang lamay naman ni Moira ay magugulat itong si Zoe sapagkat mayroong isang taong biglang nalapit sa kanya at makikiramay. Sinabi nito na siya ay kaibigan ni Moira at sinabi pa nga niya na talagang ang buhay ng tao hindi mo masasabi kung saan tayo dadalhin nito. Nung isang araw lang si Moira ay nakita niya at nagkausap pa sila. Ngayon ay nasa kabaong na siya. Nakikiramay siya at ang sabi, isa siyang matalik na kaibigan ni Moira. Ang hindi alam ni Zoe, isa siyang doktor ni Moira na ngayon si Moira ay nagtatago. Ibang tao ang nasa loob noon. Palabas lang ang nakikita niya at tama ang kanyang mga hinala na buhay ang kanyang ina. Dahil ang gumagangamot ngayon ay walang iba kundi ang doktor na nakaharap niya sapagkat isa siyang plastic surgeon. Nagulat si Zoe. Nagtanong pa siya kay Zoe kung kilala niya ba ang doktor na iyon. At nagtaka si Zoe kung paano nakilala ng kanyang inang si Moira yung doktor na iyon. Kaya naman ang usisa na nga itong si Zoe at tinanong kung sino ba siya. Isa siyang doktor, ano naman ang kanyang specialist? Dito magulat si Zoe at magtaka dahil babanggitin nga nitong si Joy na isa siyang magaling at sikat na plastic surgeon. Kaya naman habang itong si Luke ay nakikinig, tela may hindi nga magandang nangyayari, lalo't itong si Zoe ay pilit nga ini-enses na buhay ang kanyang ina at nagpapakita sa kanya. Maaring sinasabi ni Zoe na nag-hallucinate lamang itong si Zoe dahil matindi ang emosyon na kanyang pinagdaraanan.
at dahil sa kanyang pagdadalamhati, kung kaya't hindi niya tuluyang matanggap na sa in-denial stage pa ang kanyang pakiramdam. Subalit, totoo ang kanyang mga winika. Sa mga sumunod na araw ay magugulat naman siya dahil biglang may magpapadala ng mga bulaklak. At nang tanongin ni Zoe kung kanino ito galing ay magugulat siya dahil ituturo niya ang isang babae na nakatalikod kung saan kahawig na kahawig itong si Myra ang katawan pati kapag nakatalikod. Hindi lang niya nakita ang mukha dahil nakatakip ito. Ngunit nang lalapitan nga ito ni Zoe ay bigla itong nagtatakbo palayo sa kanya. Napanatagpan naman ang pamilya ng mga tanyag dahil ang isa sa kinasusuklaman at kinainis sa nilang kontrabida ay nagpahinga na. Sa kanilang akala ang hindi nila alam, ang kanilang kalabang si Myra ay nagpapalakas lang nang sa sumunod na araw ay makatuklaw ito at makalason ng tuluyan.